sa amin, sa totoo lang, walang tumatapat. Kahit yung mga saksi ni Jehovah na yan, sa Bagista, wala. Pag nakita yung ano ay iglesia yan, wala pang pangalan. Pag ako nakasalubong, ang daming tawag sa akin, si Father. Tapos sumunod, si Brad. Aba, nung malaman ka ano, si ministro na, pataas na pataas. Makakawa ko si Pope na sumunod. Kaya, yung ganun pong bagay, kung hindi nyo mapapasin, dati paalam. Paalam natin na, o kaya kausapin sa kung paanong paraan, kapag gusto mong magkape. Baka ganun, kapag gusto mong magmerienda. Kukuha muna. Ganun kasi ginagawa ko na, pag yung lolo ko. Pagka yung may mga ganyan na lalo yung mapilit, kinakailangan maipakita na yung standard natin. Yun lang po. Pero yung lalagyan mo ng gano'n na ano, masyadong parang ano yun, baka lumayo na agad. Yung tao kasi tungkulin natin na sila ilapit. Pero bako kung ano eh, sayo ko dun sa mga nangangarol eh. Pag wala kami Christmas night, wala kami Pasko. Kasi wala kami Christmas night eh. Wala makakapili yung mga stars. Kaso ano, kumbaga, dahan-dahan din tayo ng pagsasalita dun sa iba kasi yung iba naman, hindi naman ano yan. Yung iba kasi meron may isang kapatid na ganyan, binuwisit. Doon pa rin sa amin. Hindi ka magbibigay, ayaw mo mga ganyan. Ganito, pag ganito pala. Hinato yung bahay ng malaking bato ng mga bata na ano, di basag-basag yung salamin. Pwede ka nilang gawa ng ano, di ba naman naniniwala, di mo naman kapatidigyan. Parang gano'n. Kaya, dahan-dahan din yung pagpapaliwanag na kahit sila yung mga bata lang na ano, o teenager, dahan-dahan yung tinatawag na pagsasalita sa kanila. Makita sana na talagang, tingnan natin kung kayo tunay na lingkod ng Diyos. Paano mo hahawakan yung mga ganitong sitwasyon? Haawayin mo ba ka? Mapapaalisin mo? Nasa iyo yun. Kung ano ang mahalaga po, kung ano yung aral na ating kinikilala, yun yung dapat natin sabihin. Kasi nangyayari nga, alam na natin ito, hindi naman natin nasasabi sa iba. At yun ay, kumbaga, kakulangan ng bawat isa sa atin kung hindi natin sasabihin yung buong katotohanan. Na kailangan natin itong ipangaral. Mahirap ito sa totoo lang ho. Kasi noong una, sa amin, sa side namin, nagkagulo-gulo kami dito. Nanay ko, tatay ko, kapatid ko, meron sa amin kasi yung nanay ko nakuha ng born again. Yung tatay ko nandito sa iglesia. Tapos kami naman, nasa Katoliko, nung maliliit pa kami. Naniwala kami sa ganito, hanggang sa nabuksan kami dito sa mga pag-aaral, may nangyaring mga iba na pinag-aalis ko yung mga nakatikit na ano sa amin. Mga nakaikot na gano'n, hindi galit na galit yung nanay ko. Kasi nabuksan ako sa katotohanan eh. Hindi pala tama yung mga ganong kilos. Medyo magpapasintabi ka ng ano, ganon. Yung mga ganon yung sinasabi nyo. Mahirap kasi agad eh. Kaya nagkaroon kami ng ano nun, sa rivalry sa loob ng bahay. At ito eh, siguro, siyempre, nanay ko yun. Umabot na yung mga isang buwan yata. Hanggang sa, ayun, nag-Bible study, nag-pandak ng Bible study lolo ko, nag-paliwanag, talakayin niyo po yan. Kay Lolo, hindi ko pa naman alam kung anong ibig sabihin yung lahat na yan. Kaya hanggang sa nabalik ang nanay ko sa dami. Kasi maano to, sa totoo, masalimuot, mahirap ito. Mawawalan ka nga ng kaibigan dito eh. Kapag ka ito eh, inano mo, wala. Mas danas na danas ko po yan. Merong mga anong una, ano, hindi na pupunta sa inyo, wala namang ano na sinasabi. Eh, talong, si Kristo, ang uunahin natin, o yung mga ganyan. Isang araw lang ito mangyayari, alala. Ba't natin ito ipagpipilitan na kumbaga iganapin, wala nga sa kautusan. Kumbaga nakikiapit tayo sa pananampalataya ng iba. Pagtapos nito, balik na naman tayo sa tunay na pananampalataya. Hindi sumasamba rin sa Diyos Diyos ha? Hindi mo ba ganun yun? Maalala natin yung mga bagay na binanggit. Ito, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao. Amin natin hindi na daya tayo dati. Pero ngayon nabasa na natin ang buong katotohanan. Kaya tayo lang nag-aaral, eh kailangan natin itong ipangaral. Marami akong kaibigan na nawala nung pumasok ako sa iglesia. Meron akong kaibigan na siman, wala na. Meron akong kaibigan na nasa ibang bansa, wala na rin. At kanya-kanya na lang paniniwala dahil dito. Isa kasi ito sa usapin na napakabigat, natutuon lang ko. Hindi tinatanggap ito ng iba. Hindi ko ayaw, hindi kami, masaya eh. Gano'n. Eh kaso nasa katotohanan po tayo.
yun ang ating ipinaglalaban kung ano lamang yung nakalagay dito. Nung mabasa mo nga ito, sabi, tinanong ko uli yung nanay ko, tinanong ko, bakit ka ako na yung sabi mo, magsasabit ng ano? Lalo naman pala ng Santa Claus na nakalagay ito. Ikaw, napakasutil mo. Eh, wala naman nakalagay ng Santa Claus eh. Nagkakaroon kami ng mga ano sa bahay dati. Kasi nga, nilalaban ko ito. Yun sa totoo lang mo. At hindi naman ako nakikipag-away dito. Yung nakalagay lamang para sa kapurihan ng Panginoon sa ikatututo na ang bawat na sa atin. So maraming salamat po muli. Sige ba, sige ba. Katulad na yung mga ng pistahan. Yung pistahan na pinuban na sa mga santo-santo. Bawal din pala tayo mga pagpistahan sa kanila. Oo, pero tama po yun. Meron kasi nakalagay dito dahil nga sa kamangmangan ng iba, hindi naman nila alam. Meron kasi nakalagay dito na meron kasi nang i-invite.